Sasagutin ko lang tong lalaking to. Nakakarindi kasi. Bakla. Bakla. As in bakla siya. Alam mo, Dong? Dong! Dong! Ano kinakana mo dyan, Dong? Saan ka nakakuha ng talino, Dong? Dong, alam mo ba yung pinagsasabi mo? Yang binigay sa yung kodi ko. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Dong? Lalo na yung sinabi mong binastos niya si God. Kasi ang pagkakaalam ko at ang sa tuwing nakikita ko, nagmumura si Pangulong Duterte. Yes. Pero, never niya sinabi ang tungkol sa Panginoon. Parang never si Pangulong Duterte pinastos ang Panginoon. Parati nga niyang binabanggit, eh, bahala na si Lord sa atin. Parati siya nagdadasal na, di ba? Parati niyang pinagdadasal ang buong bansa. Ang lahat ng Pilipino. Pero bakit may mga ganito pa rin trolls? Mga ganitong tao? Di ba? Bakit may mga ganyan pa rin? Saan mo nakuhang Google yan sinasabi mo at YouTube? Sigurado kang hindi edited yan. Yan sa Google lang sinasabi mo. Saan galing ni Google yan? No? Google Translate, English-English ka pa dyan eh. Saan mo nakuha yung talino mo at mukhang mas matalino ka pa sa mga attorney, sa presidente, mas matalino ka pa kaysa sa mga polis. Nagtuturo ka pa, tinuturuan mo pa sila. Diba? Saan mo nakuha yung kodiko mo? Minsan nga mga dilawan, pag kayo nagsasalita, minsan naman wala namang kodiko. Eh, gaya ng mga DDS eh. Mga DDS, hindi kailangan ng kodi ko eh. Mga DDS, hindi kailangan na mag-search eh. Kayang-kaya namin kayong sagutin eh. Kayang-kaya namin kayong sagutin without the kodi ko. At alam namin ang sinasabi namin without the kodi ko. Eh kayo, kailangan nyo pa ng kodi ko. Kailangan nyo pa si Google. Kailangan nyo pa si YouTube. Itong lalaking to, siguro dati kang adik, wala ka na makuhang shabu ngayon, no? Minsan kasi, imbis na magbatikos kayo ng malalaking tao, magtrabaho kayo ng sarili nyo. Diba? Hindi yung maninira kayo para sumikat lang. Yung maninira kayo ng tao para lang magkapera. Gawin nyo ng pantay. Huwag naman kayo manira para sa pera. Gumawa kayo ng pera para sa kabutihan. Hindi yung magturo ng negative sa ibang tao. Katulad niya si Tanda, si Lenzi Lawan, yung matanda na yung nasa Amerika ba yun? Ako, ang dami, lahat na yata ng, lahat ng pangulo ayaw niya eh, di ba? Tapos si, yun na si Japan na mukhang manyakis, tapos yung si Lenzi Lawan na mukhang tukleneng, di ba? Yung mukhang, saan nakuha yung kapayatan, di ba? Tapos ikaw, bakit nagkalat yung mga virus na katulad nyo? Di ba dapat, bago kumuha ng gamot sa coronavirus, dapat kayo muna ang bigyan ng injection para sa mga bungangat sa pag-uutak nyong walang laman. Mga utak nyo, mga utak ipis kayo eh. Tapos sasabihin nyo mga dutae, diba? Sa pambabastos, napakababastos nyo. Anong pinapalabas nyo? Pinapalabas nyo na porket nasa democratic country tayo, pwede na kayo mambastos ng Pangulo? At hindi, kung hindi presidente at, ay kung hindi prinsipe at prinsesa ang nandito sa bayan natin, pwede na tayo mambastos? Katulad nyo? Diba? Alam nyo, wala nang babastos kay Vice President Lenny kung walang nang babastos sa grupo niya. Kasi gumagawa kayo ng ano eh, ingay. Diba? Pero hindi nyo nakikita yung ingay sa mga side nyo. Katulad nun, diba may vlogger, yung matabang vlogger na binayaran? May monthly, may weekly, may every 15 days na bayad. So, hindi pa ba malinaw yon na yung mga katulad yung tao, binabayaran lang para basahin yung kodiko? Minsan, pag magsasalita kayo, dapat walang kodiko. Diba? Para tunay yung pagkapatalino nyo. Hindi yung nanggagaling yung talino nyo dun lang sa kulay ng pera nyo. Diba?
Masyado kayo, masyado kayo. Porkit nasa democratic country, pwede nang bastos. Diba? Pwede nang gumawa ng kwento. Mas matalino ka pa, ha? Mas matalino ka pa. Hindi mo alam kung sino yung pinagsasalitaan mo. Isang attorney. Dati, isang mayor. Sabihin mo, bastos. Sabihin mo ng ganyan. Bakit siya magtatagal ng mayor ng Davao kung hindi siya mahal ng mga taga Davao? Kung hindi siya mahal ng Mindanao? Bakit siya nanalo kung hindi siya nagkaroon ng 16 million na boto? 16 million yun. Imagine, ilan lang kayo? Sama mo pa yung mga patay. Baka yung mga patay, baka mga nagsiboto dun sa mga binoto nyo. Ikaw ba? Sino ba binoto mo? Diba? Bago ka magsalita ako, magsalita ka na magsalita dyan. Ako, isipin mo muna. Isipin mo muna yung mga sinasabi mo kung totoo ba. Bago ka kumuha ng bayad o kumuha ng kodiko para sa iba, alamin mo muna kung yung kodiko na babasahin mo is tama ba yung mga sinasabi para di ka napapahiya. Diba? Ikaw isa yung malaking trolls. Huwag ka masyadong magmarunong, huwag ka masyadong magpatalino. Humit-hit ka pa ng shabu. Kasi nakakatalino daw yan eh, sabi nila, nakakatalino yan shabu. So humit-hit ka pa para mas maraming informasyon at maraming saloobing yung mga mababanggit mo. Bakit? Kung sino man yung sinasabi mong kinulong at hinuli, dapat yung pamilya niya ang magdadakdak dyan, hindi ikaw bakla. Diba? Akala ano mo ba sila? O baka mamaya sumbong dito, sumbong doon, taga Mindanao ka ba para nalaman mong walang warrant of arrest kung ano man yung sinasabi mong yan? Diyos ko, yung search mo, yun sa tamang Google, ha? Wag dun sa Google ka talaga mag-search. At saka yun talagang hindi fake news, di ba? Hindi yun, marami na nga sakit sa mundo, nagpapakalat pa kayo ng fake news. Mga hinayupak kayo. Magbibigay lang po tayo ng reaksyon sa mga sunod-sunod na pag-aresto na ginawa ng mga NBI at polis sa mga netizens na yun nga, nagpo-post sa social media. So actually mga kababayan, di ko alam kung saan ko sisimulan, pero simulan na po natin. Ito po, inaresto si Mr. Reynaldo Orculio ng Agusan del Norte dahil tinawag niyang buwag si Duterte. O inaresto siya ng grupo na General Joselito Esquivel ng Regional Anti-Cybercrime Unit. O diyan sa Agusan del Norte. Kasi nga tinawag nung tao si Duterte na buang. Ikaw ba? Pag tinawag kang buang, hindi mo susupakin? Buang ka rin eh, no? Hindi ko lang malaman kung saan versikulo ng kagaguhan kinuha ni Joselito Esquivel, yung karapatan niya, yung kapangyarihan niya para arestuin mo bigla yung tao. Walang warrant of arrest, walang kaso. Walang warrant of arrest? Sino ba mas matalino sa inyong dalawa? Yung police o ikaw na, ano ba pinag-aralan mo? Ha? Anong pinag-aralan mo? Anong pinubutak-putak mo dyan? Ang kaso daw ay libel. Kung may libel pala, sana nagsampa muna kayo ng kaso. Sa... Ikaw ba sa mga pinagsasabi mo, alam mo ba na walang kaso sila bago sila na-trace o bago sila dinampot? Dapat sa'yo, dapat ikaw, naku. Korte, di ba? Dapat may tamang proseso po yan. Dapat sinampahan muna ng kaso. Kaso wala nga po eh, basta na lang, parang pinagtitripan na lang po yung mga ano natin yun, mga kababayan. May patunay ka ba na pinagtitripan lang yung mga kababayan nating mga siraulong ganyan? Eh sila, anong ginagawa nila? Hindi ba sila nagtitrip? Hindi ba nila pinagtitripan ng Pangulo para kung ano na lang ang gusto nilang sabihin? Isa ka din eh. Buang. So alam naman po ito ng mga pulis eh. General ka naman po. General Esquivel. Alam mo naman yan eh. Umaaresto kayo ng mga tao na walang warrant dahil sa tingin nyo, cyber libel yung ginawa. Ano ba? Itong tao, hindi ko ito kilala eh. Malamang hindi mo rin ako kilala. Wala ko pakialam sa'yo. Ano ba pinag-aralan mo at ano bang status mo sa buhay para sabihin na para akasahan yung pulis na ganyan?
tanggalin ko yung butas ng ilong mo eh. Ang tao, yung pinost niya na pagtawag ng buhang. Bakit? Kailan pa po ang pulis ay naging abogado? Private lawyer ni Bongo at ni Duterte. Kailan pa po nangyari yan, sir? Hindi po kayo mga... Bakit? Kailan ka din ba naging abogado ng trolls at ng mga taong naninira para sabihin mo yan? At makaalam... Private lawyer ng mga politiko, kayo po ay tagapagpatupad ng batas. At yung mismong batas na yan, kayo po ang lumalabag. Mahiya naman po kayo sa mga sarili nyo. Nanawagan po ako sa CHR. Ikaw dapat ang... Kaya what you know, so... Ikaw ang dapat mahiya sa sarili mo. Na wag kong papalampasin itong ginawa ng mga pulis na ito sa Agusan del Norte. Delikado po ito. Ngayon, alam na po natin lahat yan eh. Pag-usapan po natin, sino ba nagsimula ng kabastusan sa Pilipinas? Kanino ba nagmumula itong mga kabastusan? Diretsahan na po. Isa-isahin po natin yung mga pinagsasabi ni Duterte sa madla, sa publiko, na sinasabi niya ng harap-harapan sa harap ng maraming Pilipino. Example po, sinerge ko lang po ito sa Google at sa YouTube at nandun po yung mga video recorded dito. I-download mo nga, dapat bago ka nagsasalita ng ganyan, dinownload mo muna bawat yan sasabihin mo. Google ka pa. Baka Google Translate lang yan. Kanya po nakidnapin at torturin yung mga taga-COA, mga Commission on Audit, O imagine, kidnapin at torturin daw yung mga taga-COA. Presidente po yan, hindi yan tambay. Pag kung sinabi niya, sabi niya naman sa mga tambay, nakawan daw yung mga obispo, tapos patayin. Talaga? Sinabi niya yan? Lalo na yung pagnakaw sa obispo at patayin? Pakita mo nga sa akin, ikaw bunggong ka ha. Kung sino ka man, sana makarating sa'yo itong video na to ha. Talantado ka. Parang napaka-imposible. Sinabi rin po ni Duterte yan, recorded naman yan. Ano ba po? Madami, napakarami. Ano pong sinabi niya kay Agnes Calamart, yung UN rapporteur na nag-iimbestiga ng human rights situation sa Pilipinas? Sasampalin daw niya. At sinabi niya pa, malnoris. Sipin niyo po mga kababayan, dami pong nagpapalakpakan eh. Kada buga ng bibig ni Duterte, nagpapalakpakan yung mga tagahanga niya. Hindi po natin alam kung tanga o... Tagasalo ng katangahan, ng kabastusan. Maliwanag yung mga sinasabi ni Duterte. Ito po, yung kanyang sikat na kwento. Akala mo talaga na babasa ka ng mga bastos na babasahin. Kinwento niya, yung detalyado, yung pangmumulesya niya sa kasambahay nila. Tama ba ba ikwento na? Si Presidente Duterte ang nagmulestya sa kasambahay nila? Tama ba yung narinig ko? Kung yan ang mulesya yan ng kasambahay, ang tanga-tanga mo, di sana nakakulong yan. Tanga-tanga mo talaga. Ang isang leader ng bansa yan, siya na pinakamataas na leader na maraming nakikinig sa kanya. Napakalaswa po ng kwento na to eh. Yung pagmumulesya sa kanyang kasambahay, na kahit nga po, hindi ko may kwento, hindi ko masabi dito. Inangat niya yung kumot, pinasok niya yung kamay niya. Tignan niyo po. Parang lasing sa anto ang nagkukwento. Ano pa yung sinabi niya? Barilin sa ari yung mga babaeng rebelde. Saan yung mga sinasabi mong yan na sinabi yan ni Pangulong Duterte? Diba? Isi-search ko nga yan. Alam niyo kayo, ikaw lalaking malaking ilong ka? Ang nakikita nyo lahat ng negative, hindi nyo nakita yung positive. Abnormal ang puta. Shoot woman in vagina. Ang dami sa Google. Kung maubusan sa Google tsaka sa YouTube, nang kabastusan ni Duterte, mag-search lang kayo. Ito po, hindi invento. Kung yan ay hindi invento, dapat inilagay mo dyan sa description box mo o dyan sa uluhan mo. Video mo dyan, nilagay mo sana para mapatunayan mo at natotoo talaga.
Ito, magkano kaya bayad sa'yo? Abnormal ang puta. Opera mo yung mukha mo para mukha kang adik. Oh, ano yung sinabi niya? Ngipin ni Jokno. Yung chan daw ni Gordon, malaki. Ngipin ni Jokno, kaya hindi siya nanalo. Pati yung ari niya, pinagmamalaki niya. Ari. Sus Mari Josep. Presidente po ito, ha? Oh. Oh, marami naman po nagpapalakpakan, magkukwento siya. Oh, ano lang po ang laging sabi ng mga Kaya siya nagpapalakpakan dahil, papaliwanag ko sa'yo ha, abnormal, papaliwanag ko sa'yo kung bakit siya nagpapalakpakan. Dahil si Pangulong Duterte ay magsalita is diretsa. Diretsyang tao, walang plastic. Kung nagkukwento siya, kung nagsasabi siya, kung ano yung nasa utak niya, hindi niya kailangan ng kodiko katulad mo. Kodiko ka pa eh. Diba? Nagkukodiko lang kayo para lang maganda yung sasabihin niyo. Siya hindi niya kailangan ng kodiko kasi yung sasabihin niya nasa puso niya. Spokesperson niya dito. Joke lang daw yun. Oh, hyperbole lang daw. Hyperbole or exaggeration. Ano ba? Marami. Mauubos ang metaphor, simile. Mauubos ang figures of speech dito kay Duterte. Oh. Tingnan niyo po mga kababayan, oh, ito last. Madami pa eh. Oh, yung sa Santo Papa, minura niya. Si Obama, minura niya. Si Santo Papa? Minura niya? Saan? Pakita mo! Si Obama? Alam ko parang minura niya yun eh. Pero, may dahilan siya. Di ba? Kung ano man yung dahilan niya yun, leave it para sa kanila, sa kanilang matataas, wala kang pakialam dun. Di ba? Simple ka lang mamamayan, papakialaman mo pa yung mga mamamayan na matataas. Oh, sinabi niyang bakla, yung ambassador ng US, Jose Mario Josep, kahit mga sa diplomatic community, oh, yung mga LGBT, sinabi niya, bakla daw siya dati, pero gumaling na lang. Gumaling siya. Eh, offensive po yun. Oh, eh, ito pa pinakamatindi. Miski Diyos, hindi pinalampas eh. Oh, pati ang Panginoong Hesukristo po, mga kababayan, hindi nakalusot sa kabastusan. Oh, Diyos ka, pinako ka sa krus, wala akong bilib sa'yo. Oh, wala daw siyang bilib. Oh, ginawa daw ng Diyos si Eva't Adan at sinira daw ng Diyos yung creation niya. Oh, who is this stupid God? Oh, sinabi niya, stupido ang Diyos. Oh, kayong mga Yang tungkol sa Panginoon, hindi ako maniniwala dyan. Ilabas mo nga yung sinabi ni Duterte na yan, na sinabi niyang estupido ang Diyos, na wala siyang bilib sa Diyos. Sabihin niyo nga, eh kada nga ano niyan eh, puro Diyos ang inaano niya eh. Diba? Siguraduhin niyo pag naninira kayo, kompleto kayo sa dokumento. Yung tunay na dokumento, ha? Ha, adik, ha? Adik ka. Tanggol ni Duterte. Kahit Diyos ang laitin ni Duterte, si Duterte pa rin ang ipagtatanggol nyo? Yes. Hindi na kayo nahiya sa balat nyo? Ikaw ang mahiya sa balat nyo. Sinasabi lang muna natin yung totoo. O ngayon, may isang netizen na tumawag sa kanya ng buang. Si Raulo, baliw. Eh, ano ba sa tingin nyo? Sus Mario Josep. Oh, tapos inaresto ni ng isa pang buang na si General Jose Lito Esquivel. Buang po kayo dyan sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Mahiya naman kayo. At iba naman yung post ng taon, papakialaman niyo ba? Alam niyo po, with respect sa ating mga kapulisan na frontliner, na talagang marami po tayong mga pulis na ginagawa yung trabaho nila dyan sa mga checkpoints na nagsasakripisyo. Eh, alam mo, citizens, na nananahimik, mga netizen na nagpapahayag lang ng kanilang opinion, eh kaysa mag-trace-trace kayo dyan, bakit hindi nyo i-trace yung mga kababayan natin na hanggang ngayon hindi pa nakatanggap ng cash assistance? O yan, mas may pakinabang kayo. Hindi yung kung ano-ano mga kagaguhan nyo, mga ginagawa nyo. O, i-trace nyo yung mga kababayan natin na hindi nakatanggap ng cash assistance, ng SAP, ng DOLE, o yung mga kababayan natin. Ang galing mo magturo.
Naglo ka ba? Ha? Galing-galing mo magturo sa mga polis eh. Mas marunong ka sa kanila eh, no? Galing mo eh, no? Eh, pal? Nanay-stranded. Oh, yung mga nag-abroad na nakabalik na dito. O yan, ang dami-daming problema eh. Tapos itong mga katarantaduhan na to ang mawabalik. Oo, ang daming problema. Bakit di ka tumulong? Alam mo pala maraming problema eh, gaga. Pagkitaan natin. Nananawagan po ako sa Commission on Human Rights. Imbestigahan niyo po itong grupo ni General Jose Lito Esquivel. Nananawagan po ako sa NBI. Arestuhin niyo po ito. Tapos lagay niyo po dun sa ano, Mandaluyong. Dun sa loob. Huwag po tayong papayag, mga sir, mga ma'am. Eh, malinaw naman po na ano to? Harassment. Eh, violation po ito ng basic rights, free speech. Akalain mo? Sinasabi nila na may kasong libel yung tao. Eh, oh, walang pang kaso, walang warrant of arrest, inaresto. Bakit? Kailan pa po kayo naging private lawyer ni Bongo? Tsaka ni Duterte? Kung natatawag na buhang yung si Duterte, eh, kasalanan niya. O, tao ba? Sa tao ba nagmula yung kabastusan sa kanya? Ayan, recorded po yan. At kung pagmumura lang kay Duterte, pagsasabi ng buang, psychopath, baliw, marami po sa social media. Magbasa po kayo sa YouTube, sa mga komento sa Facebook, napakarami po. 2016 pa yan, hindi pa nga yan kumakandidato, tinatawag ng buang yan eh. Oo, oh, tinawag na yung psychopath. Tinawag pa nga ni Obama yan, colorful guy. Eh, yung bandang dami ng taong bayan. Nasabi po ba ng mga tao yun ang walang basihan? May nakikita kasi sila. Yung araw-araw, na araw-araw na ginawa ng Diyos, walang tigil na kabastusan, pagbabanta. Oh, ikumpara pa yung sarili kay Hitler, eh, ang dami-dami pa po ang hindi nasabi. Oh, ngayon, sinong bastos? Sinong buwang? Oh, General, umanda ka. Commission on Human Rights, sana po kumilos kayo, huwag kayong papayag na gaganituhin tayo. At kayo po mga kababayan, hanggang sumusunod tayo sa batas, huwag po kayong matatakot magsalita. Oh. Sumusunod ka ba sa batas? Pag nagsalita ka ng again sa kanila, hindi ka na sumusunod sa batas doon, tanga. Grabe naman, sinabihan lang buong si Duterte. Binatikos lang si Bongo. Para naman kayong itong mga pulis na taga-regional anti-cybercrime unit, para naman yung hari nyo mababawasan ng isang patak na dugo, Sus Maria Jose. Oh, General Jose Lito Esquivel, saan mo kinuhang versikulo yung kagaguhan nyo dyan? Yan, saan mo kinuha yan? Pag yung pakialaman, yung opinion ng mga netizens, ng mga tao, hindi nyo yan, hindi nyo na trabaho yan. Ang dami nyo pong pwedeng trabahuin na mas kapakipak. Saan mo kinuhang versikulo yung binabasa mo, ha? Saan? Kaninong dilawan? Anong kulay ng pera? Kinabang. Oh, trace nyo yung mga tao. Ano ba yung mga problema nila? Alam mo, may kanya-kanya silang trabaho. Ang trabaho ng pulis, dumakip. So, bakit pa nila tatrabahuhin yung doktor ba sila sa COVID? Diba, hindi naman? Bakit? Ano ba sila? DSWD ba sila? Para i-trace nila yon? May kanya-kanya silang trabaho. Huwag kang masyadong magmarunong. Asisihan nyo yung mga OFW kung paano mapapauwi sa pamilya nila, yung mga na-stranded dun sa Maynila. Yung mga OFW nga, hindi nagre-reklamo eh. Bakit, sino ka ba? Boses ng masa? Oh, ang dami-dami nyong pwedeng gawin. I-trace nyo, mag-contact tracing kayo sa COVID. Tulungan nyo yung DOH. Ito po ay with respect sa mga kapulisan na talagang nandyan sa baba, nagtatrabaho. Saludo po ako sa inyo, mga sir, mga ma'am, sa mga pulis na nandyan na nagtatrabaho sa field. Pero dito sa mga opisyal ng kapulisan na katarantaduhan pa yung iniisip, pasensyahan. Talagang hahatawin din namin kayo ng batikos. Oh, batikos. Kaya kasi kung usapang pagkabuang, eh, hindi naman yan sasabihin ng tao kung wala naman silang nakikita, kung wala kaming nakikita. Oh, nakikita niyo yun. Ang pinagsasabi naman ni Duterte. Nakakakita kayo ng pera. Nakakakita kayo ng pera. Kaya nyo nakikita yung mga mali. Oh, hari ba yan? Oh, yung sa Thailand po, may batas sila. Bawal mong laitin yung hari nila. Ano yun? May batas sila dun. Eh, hindi naman tayo kaharian. O, lang
lagi po natin sinasabi, demokratiko. Kahit ano pa yon, kahit democratic o kahit kaharian na yun, sinasabi mo, basta pambabastos sa mga nakakataas, hindi mo pwedeng gawin. So, porket hindi tayo, walang hari train na sa atin, pwede nang mambastos ng Pangulo. Gobyerno tayo. O, General Joselito Esquivel, o, mahiya ka naman, magtrabaho ka ng maayos. Commission on Human Rights, nanawagan po ako sa inyo. Huwag niyo pong papalampasin itong ginawa ng mga pulis sa Agusan del Norte ng mga taga Regional Anti-Cybercrime Unit dyan sa Caraga Region. Yun lang po mga kababayan at maraming salamat. God bless po. Ito na naman si Kulek Suliman, ang malupit sa katotohanan. Para sa katotohanan. Para po sa katotohanan. Laban.